Masaganang bagong taon ho sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo at alam natin na ang 2022 ay mas mapagpalang taon para sa atin. Kung tayo nagtagumpay ng lahat ng ating mga adversaries, trials, and problems during the year ng 2021 ay higit pa ho sa 2022. Amen. Ang mga pahayag ho natin ay nasa inyong bulletin, ang pagkakaiba lamang ay ito. Yun hong prayer meeting, kapag humalakas ang yelo, nasa FaceTime tayong lahat na mananalangin. Ginawa ho namin noong Miyerkules, FaceTime. And it works. Praise the Lord. Kaya hindi tayo mag-aalis o magka-cancel ng anumang gawain, pero kung drivable ho, dito tayo sa ating sambahan na lugar. Amen. Ikalawa ho ay na-announcement na napakahalaga ay naghahanap ho ako ng makakasama ko na maglilid ng Rose of Sharon. Kinanta natin, He is the Rose of Sharon. Ngayong 2022 ho ako ay nanalalangin na may maglilid sa ating Rose of Sharon upang tayo ay lalong gamitin ng Panginoon. Pangatlo ho ay yung sa QFI, yung ating offering na para kay Sister Luz na papadala sa Israel ay naghihintay tayo ng magpipirma ng check para from the church. Other than that, probably we will just use yung ating bill pay. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ang atin hong mga gawain ay lalo nating pag-ibayuhin. Amen. Hallelujah. Lalo tayong mag-init sa Panginoon. Sapagkat alam niyo ho, kung tayo ay may enthusiasm, ano mong ibig sabihin ng enthusiasm? Punong-puno ka ng Espiritu ng Diyos. Kaya pag nawawala na yung enthusiasm niyo, yung inyong, basahin nyo natin ang salita ng Diyos at dumulog tayo sa Panginoon, sapagkat sa mga huling araw ho ay kalooban ng Panginoon na tayo ay magkakasama, sapagkat importante ho na ang mga anak ng Diyos ay nagsasama-sama upang magpuri at maglingkod sa Kanya. Amen. At huwag ho natin pababayaang suportahan ang gawain ng Panginoon. Alam ho ninyo, ang pagkakaloob ay una ay ginawa noong bisitahin ng tatlong anghel, ay tatlong shepherd, tatlong pastol. Ang ating Panginoon, yung mga pastol ho ay mga shepherd, ay nagdala ng kanilang mga regalo. Alam ho ba ninyo ba't nagdala ng mga regalo? Binigyan pa siya ng gold. Dahil, sino ho ba ang Panginoon? No room in the inn. Walang magpatuloy sa kanila. Walang hotel pagpapanganakan ni Maria sa ating tagapagligtas. Anong nangyari? Doon siya sa manger. Doon ho sa sabsaban ipinanganak ang ating Panginoon. At alam natin na nagkatawang tao ang Panginoon. Pag tao, nagkatawang tao, kailangan kumain. Di ba? Kailangan meron siyang bagay na gagamitin. At ito ho ay alam ng mga shepherd, kaya sila nagdala ng kanilang mga regalo sa Panginoong Jesus. Alam ho ninyo, ang pagre-regalo o offering sa ating gawain ay hindi ho kayo nag-o-offering sa tao, nag-o-offering kayo sa Panginoon upang gamitin sa kanyang gawain. Amen. Nagpasimula ito nung magkaroon ng Christmas, nung ipanganak si Jesus. Amen. At ito ay itutuloy natin sapagkat tayo, we are covenant people of Christ. Tayo ho ay merong covenante sa Panginoong Jesus Kristo. Kaya ho, ugalitin ho nating magbigay sa Panginoon at tayo ay may enthusiasm ng punong-puno ng Espiritu ng Diyos pag tayo nagbigay. Amen. At alam mo ninyo, pag kayo pala nagbibigay, 50 taong mahigit na ho ako nagbibigay, para ka nalang kumakain. Wala na, hindi na, kumbaga ba, hindi na masakit sa bulsa mo sapagkat ito ay kasama ng iyong pagpupuri at paglilingkod sa Panginoon. Kaya ho ngayong 2022, ito ho ang pinaka kapsula ng ating layunin sa ating pagsamba,
sa ating paglilingkod at sa ating buhay ngayong bagong taon. At doon ho sa aming mga kapatiran sa website natin, sana ho ay makisama kayo na gawin ang sinasabi ng Diyos. Isa ho sa pinakamahalagang gawain ng Diyos, ang isa sa pinakamahalagang kalooban ng Diyos ay His Word. Ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang salita na ating gawin. Sa New International Version ho, ay babasahin ko sa English at bahala na ho kayong bumasa sa Tagalog yung Bible. Hebrews 10:25, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another and all the more as you see the day is approaching. Malapit nang dumating ang Panginoon, kaya tayo yung magsumikap na magsama-sama, magpalakasan. The measuring rod for this is the measuring rod for this to guide fulfilling this verse that I have just read is in Hebrews, in Hebrews 10:25, and assisted by this verse, 1 Corinthians 10:31, NIV. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Sa Hebrews 6:9-12. Babasahin ko sa inyo ng New King James Version. But beloved, you are confident of better things. Amen. Concerning you, yes, things that accompany salvation though we speak in this manner, for God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish. Huwag tayong maging tamad. Amen. Huwag tayong maging parang mahina. But imitate those who through faith and patience inherit the promises. I like this one. So read it in your Bible when you get home and make it as your devotion, put it in our hearts. I like this to fully, that is fully written for the Bible to understand the real aim of the people of God for this coming year 2022. Amen. 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 Praise God. At tatawagin ko na ho ang ating tagapagsalita at salamat ho sa inyong pakikinig. Yan ho ang trust ng ating 2022 na gawain sa Panginoon. Brother Resty. Sira na to, kailangan na ng bagaw. Natanggal na yung dulo. Let's bow our head. Panginoong Jesus, magpapasalamat po kami sa araw na ito, sa bagong taon na ito, sa unang pagsimba po namin sa taong 2022. Bigyan niyo po kami ng lakas, kasaganaan sa aming paglalakad bilang Kristiyano at takapagsunod sa iyong mga utos, Lord. Pagpalain mo po ang lahat ng mga naririto at ganun din po ang mga lahat ng makakapakinig at makakapanood sa amin sa online. Panginoon, bigyan niyo po sa akin ang wisyo, karunungan at ang tamang pananalita na ibabahagi ko po sa kongregasyon na maging inspirasyon po ang taong 2022. In this we pray in Jesus' name. Amen. Happy New Year!
Masyado kayong tahimik. Tayo muna, tayo muna kay lahat. Tayo muna. Tayo muna. Stretch. And then, look to your neighbor, left and right, front and back, and says, Happy New Year. Okay. Kayo rin online, maligayang masaganang bagong taon sa inyo lahat. Pero nung bata ako, alam nyo ba yung Happy New Year na yan? Ano eh, lagi ako nalilito noon. Dahil nasasabi, nung maliit ako noon, hindi uso yung sinasabing Happy New Year. Tagalog eh, di ba? Manigong bagong taon. Ako naman nung bata, sinasabi ko, maligong bagong taon. I didn't know na yung masagana is the same ano ng meaning ng manigo. So, that's like a food for thoughts for you na sa mga, lalo na sa mga kabataan, ngayon na pag narinig nyo yung manigong bagong taon, it's prosperous year. So, masagana. O plugging, bukas, don't forget, alas 6, Pacific time, ang devotional ano ni Pastor Buddy, masaganang buhay kay Kristo Jesus. There's a lot of wisdom that our pastor, you know, are sharing to us every Monday, every week. Pasalamat tayo na meron tayong pastor na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, you know, it's driving force. Kahit na anong mangyari, kinantanin niyo rin, kahit na anong mangyari, masagana pa rin ang buhay kay Kristo Jesus. Pasalamat din tayo, papasalamat ako na nasa team namin si ano, si Brother Ronnie. Dahil meron din siyang composition, masagana ang buhay kay Kristo Jesus. So, diyan pa lang, magpasalamat na tayo palagi. Give thanks, okay? Merong isang tao, gusto niya mag-ano ng New Year Resolution. 2009 pa eh. Sabi niya, babawas ako yung timbang ko. Kasi ang timbang niya, 200 ano siya. 250 pounds. Sabi niya, and this, balik ng ano, 2009. Magre-reduce ako ang weight ko below 180 pounds. Nakaraayon. 2010. Hindi ko nasunod yun. Susundan ko na lang yung diet ko religiously hanggang bumaba na yung timbang ko ng below 200, tumaas na. Hindi pa rin nasunod. 2020, mag-ano ako ng personal program, ang attitude ko about my diet will be improved. Generalized na. 2021, binago niya, hindi diet. Mag-workout ako 3 times a week. Hindi pa rin ako. And then, this year, sabi niya, okay, pag ako nag-drive, at least dadaan ako sa gym, magda-drive ako once a week. Yun na lang ang kanyang ano. At least para raw, ano, meron siyang ano, to improve his health. Makapag-drive man lang in front of the gym. Merong isang ano, si Jenna, nag-nap siya bago, bisperas ng bagong taon, bago mag-ano yung celebration. Nagising siya, habi niya, sa mga mister niya. Han, nanaginip ako, binigyan mo raw ako ng diamond ring ng ano, ng New Year. So, yun daw papas, regalo mo sa akin. Sa palagay mo, anong ibig sabihin nito? Ayan ba? Malalaman mo mamaya. New Year. So dumating ang midnight, yung bang nagpalit ang taon. Excited siya, ano, si Jenna. Punta siya sa mister niya. Han, bagong taon na, binigyan siya ng ano, ng gift ng asawa niya. Excited siya dahil sabi niya, palagay ko ito yun. Binuksan niya, excited siya. Pagbukas niya, it's a book, The Meaning of Dreams. Ang sermon ko, what I found out is like kind of, I need to have my own personal series. Di ba, mayroong mga sermon na
na ano niyo from pastors, different pastors, Pastor Tessie, Pastor Buddy, na let's say about giving or about tithes or about love. Sa akin, what I found out is I think I will just have my own personal series of my discovering of His Word. Ano yung mga topic na yun? Broad nga lang. And then, every time na nagre-research ako, yung mga tanong ko sa, yung mga personal na tanong ko, nasasagot through my own further reading. Okay, so ito is like kind of my responsibility to share it to everyone. Dahil, more than likely, kung ano yung mga tanong ko na yun, tanong nyo rin yun eh. Okay? Yun nga lang, tayong Pilipino, ano tayo eh, very timid tayo eh. Ibang, even though hindi natin alam, o ayaw nating sabihin, ayoko. Pag tinanong tayo, ayaw nating maka-offend. Kind of, di ba? Kaya pag sinabing, gusto mo ba? Pag sinabi mo, ano ba? Maka-offend, di ba? Kasabi natin, kahit na hindi ka, ano, okay lang. Ang pinakamasaklap eh, nung nag-aaral ako ng college eh, mahirap. Sa, kasi ang trend noong panahon ko, pag nag, ano, nasa, ano, lagi ako nung sa top section eh. So, puro mga matatalino mga kasama ko nun. So, may tinuro. And then, tatanungin ng teacher, any questions? Tayo noon, kami noon, kahit na hindi naintindihan, tatahimik ka. Dahil, pag nagtanong ka, titingnan ka ng mga classmate mo, and then, ang tanong, ang purol naman ang utak mo, ano doon ang parting hindi mo nakuha? Ganun noon. However, ngayon, it's better. Which leads me to the word, the reference word natin from Isaiah 43:18-19. Ito ang nasasaad. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa. Don't worry about it. Ang mga nangyari noong unang panahon, masdan mo, ako ang gagawa ng isang bagong bagay. Bago. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ko na isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Like what I said, sa pag-research ko, since it's New Year, anong pinaka-ano tema pag New Year? New Year's resolution, di ba? Laging meron tayo niyan. Ang napag-alaman ko, thanks to the internet, hindi na natin kailangan maghagilap ng libro, newspaper, brochures. When it comes to New Year's resolution, losing weight, yung the diet. Dito sa Amerika, more than likely, yung mga naano ko. Losing weight, pag-exercise, katulad ng example ko, di ba? Healthy eating. Yan ang baga sa bestseller sa New Year's resolution. Taon-taon, it doesn't matter, 10 years ago, ngayon, laging losing weight. Pero, ang napag-alaman ko rin, 8% lang ang nakaka-achieve na magawa nila yung New Year resolution nila. Ang failure rate na kumbaga sa na hindi maganap o pumalpak, 8%. And then, 8% ang yung success nila, 80% ang hindi nakakasunod. Ganong katagal to bumabagsak sa First week lang. Kaya di ba, di nyo pansinin nyo, pag may mga sale, anong katakot-takot na yung lahat ng mga gadgetry ng pagluluto para mabilis. Bagi sa 11-in-1, 7-in-1, 3-in-1, air fryer, slow cooker in one. But kung anuhin nyo, all related to sa physical health. Physical health. Okay, remember, quote ko,
physical. Well, ang ano doon, lagi tayong ano na pag may bagong taon at ano, 'di ba, merong ano na aalis na yung old year, 2021, old year na yan, 2022 is the new year. Diba? Pag mag-aano na, mag-aagaw taon na eh, meron pang ano eh, may mga kanta pa, 'di ba? Ang Christmas, maraming tema ng kung ano-ano mga kanta. Really for, because welcoming Christ. Pero New Year, meron ba? Iisang kanta lang. Ito, one of my journey is like, I know this song. Remember this song, Auld Lang Syne? Napakarami, ilang beses nang kinakanta yan dito sa Amerika, lalo na ano. Ngayon, gawa na internet, tayong Pilipino, mahilig tayong mangopya. Kinakanta natin. Andiyan ang excitement, may hugs and kiss, may handa. Pero we have no idea kung ano ibig sabihin nun. Magandang pakinggan. Sounds like na wala namang masamang sinasabi. Pero it's all about good old ways, good old days. Nag-umpisa yun, a little bit ano, lesson of trivia. Yung Auld Lang Syne is a started a Scottish poem, tula, na pinend ni Robert Burns noong 1788. Kaya nga, katulad din na sinabi ko sa inyo, laging kinakanta yun, pero what I found out, Auld Lang Syne is really all about the good old times. Okay? So, magkakalink yan sa sinasabi ko, sasabihin ko sa inyo about my message. Sabi nga ng Merriam-Webster, simply meaning the good old times. Walang iniwan niya sa atin, Pilipino, lalo na sa mga mahilig magparty sa atin, na may inuman, may kainan, and then pag mag-aanuhan na, ibang almost ending na ng event, may kanta. Should all acquaintance be forgot? It's only this, it's like, pinag-aano nyo na, parang binibigyan yung pahalaga yung mga nakaraan. Minsan, kinakanta rin to sa funeral. Kinakanta rin sa mga nag-achieve of something. Pero, most commonly, sa ano, sa bagong taon. Tayo mga Pilipino, like I said, mahilig tayo sa mga tradition and superstition. Ano-ano ba yung mga superstition o tradition natin Pilipino? Pag bilog daw, kailangan sa ano, pag magbabagong taon, magwe-wear ka ng polka dots, something bilog, or meron ka mga ano na barya. It's about money and fortune daw yun. O yung mga maliliit o mga unano, pag daw nag-hit yung relo ng alas 12 ng midnight, lundag ka. Hindi ko lang na ano kung ilang beses para magkaroon ng madetalye na for you. Dahil pag lumundag ka raw, tatangkad ka. It's sticky rice, yung hindi ano, hindi yung kailangan malakit para daw ang pamilya, closer family bond. Ito ang pinaka ano. Kailangan daw maingay, may pasabog para to drive evil spirits away. Umpisa sa China. Unfortunately, ang mga nangyayari ngayon, lalo na sa atin, na ang mga paputok, pagrabe ng pagrabe, na it won't drive the spirits away, it'll drive you to the hospital or to the grave. So, kailangan may ingay. This is what already have just a little bit na sinabi sa akin ni Lord. Kita mo yan? New Year, sinasabi ng secular world, kailangan maingay. But you know what? When you have to talk with the Lord, kabaligtaran. He will not tell you, He will not talk to you when everything is noisy. Mas ano yung tahimik. So,
i-savor natin yun ng konti na why? Kasi nga si the Lord is a God of peace and order. E pag may putukan ano nangyayari? Katakot-takot na engay, paputok dito. Katakot-takot na sigawan. Dahil the louder, the better. Di ba? So, yan ang tradisyon. Now, tumingon tayo sa nakaraang taon. 2021. Umpisa ng taon, mayroon pa rin COVID Unti-unti nga natin binigyan ng ng assignment yung Greek alphabet. Nagkaroon na ng Delta. Nagkaroon na ng Omicron. Nasa Omicron pa rin tayo. Umpisa ng taon, napalitan ng presidente, Joe Biden. Sa Pilipinas, for the very first time, nagkaroon ng gold medal sa Olympic ang Pilipinas. I could proudly tell to my kids, to my grandkids, na nagkaroon na rin ng medalyang ginto ang Pilipinas. Ewan ko kung sa inyo, kung sino nakapanood nung in-award yung medal, and then, yung bayang Magiliw o lupang hinirang, itinugtog. It gave me goosebumps. Yeah, American citizen ako. I'm living here, but then at the same time, dugong Pilipino pa rin ako. So, napakalaking inspirasyon yung taong 2021. Another year, on the same year, another Pinay. Nagkaroon ng Nobel Peace Prize in journalism. Praise God. Mga kalalakihan, I tell you what, praise the Pinay power. Dalawa, all first time, the very first Filipino president natin, Pinay din. Ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas are remarkable, historical, epic. Gawa ng mga Pilipina to. So tayo mga kalalakihan, we gotta snap up and... Kaya nung tinugtog yung Rose of Sharon kanina, sabi ko nga, what? Very timely. Very timely. Na kung titingnan natin na wow. And then, si Noynoy Aquino passed away. Single. 62 years old. And then, dito sa church natin, we had a rough start. The beginning natin, if I could remember, in January, we were like on the verge of really, are we gonna lose our church? We prayed for it and everything. And look where we are right now. The Tagalog and English service are thriving. One of our sisters in faith passed away. Oh, we missed her. Noem, balik ako doon sa New Year's resolution. Backgrounder lang yun sa inyo. No? Hinahanap ko ano ba yung top 10, top 20, 30, or 60 ng mga New Year's resolution listings? Like what I said, ang pinaka number one na umaano dyan, losing weight. And then meron dyang call my nanay. Or get more involved with my art. Read more books. Learn to cook. Para magluto. I think nung kinuha nila tong survey na ito all gathered from the secular community. Why? Not a single one I found out na it's about spiritual resolution. Ano ba yung spiritual resolution? Yun naman kailangan sabihin, kailangan kang maging pastor, kailangan kang maging deacon. Wala kang magsabihin man lang na imbes na sisimba ako every Sunday, kung pumupunta ako sa Sunday, being on time. What about
instead of just opening my Bible every Sunday, maybe open my Bible at least 3 times a week. Or how about maybe tawagan ko yung isa sa kapatiran namin na alam kong na alam nating going through challenges. Kumbaga sa ano, tawagan lang natin, sis, brother, kamusta? Can I pray for you? Yung mga ganun. Wala. So, kinonvince ko na lang yung sarili ko na siguro inano to dahil ano nga, ito is a secular, ano, secular community. Ang dami. Every year, wala na sinabi. Ngayon, sa reference verse natin, di ba, it's about forget the old, you know, of the past. Merong parallel ano to na kaila, I have to share to you is from Ecclesiastes. Ang mga ngaral sa 7:10. Huwag mong itanong kung bakit noong araw kaysa ngayon. Huwag mong itanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon. Pagkat iyang tanong na iyan ay walang katuturan. Itong Ecclesiastes na ito, isinulat to ni Haring Solomon. King Solomon had to be, is the wisest man who lived on earth. Nakita niya lahat, naranasan niya lahat sa kayamanan, sa wisdom and everything. Pero ito, sinabi niya mismo na, huwag mong, anuhin na, yung mabuti pa nung araw. Ito, ang isa sa sinasabi ko sa inyo na parte ng series na always I keep saying, and I would say I'm guilty of this, dahil pag meron ako nakita na, whatever I hear, bigla ako sasabihin, buti pa nun, ganito, ganyan, ganyan. And then when I found out about this, it's like, why is that? Sinasabi ni Haring Solomon na, wag mo nang aksayahin ang panahon mo doon, walang katuturan noon. This is what's going on though. If you have noticed yung sarili nyo, na pag sinabi mo, mabuti pa nung araw, ganito, ang TV, konti lang ang napapanood natin. Better choices. All I could tell you is, ang hirap ng panahon noon dahil pag nanood kami ng TV noon, isa tatay ko nakaupo doon sa couch, ako nasa bubong ako. Ako ang spectrum or charter noon, iikot may antena. Sisigaw yun. Diyan! Diyan na yan! Tapos, pag ano, sa manonood ka ng TV, sa gabi, pahina ng pahina ang boltahe noon. Ang screen mo noon, kung ganitong kalaking TV, ganyan lang. Dahil kulang ang boltahe. And then, pag minamalas-malas ka pa, mawawala. Kakatokin mo yun. Ang remote control, ikaw din. Sasabihin ng tatay ko noon, lipat mo. O sasabihin na lang, ilipat. Ngayon, it's better. O kaya ito, the best. Ano, pag magtatanghali na, siguro mga magba, ano pa lang ako noon, early elementary years, bakasyon. Sasabihin ng tatay ko, ng lola ko, matulog ka. Ayoko matulog eh. And then when I'm having my own family, it's like sabi ko, buti pa nung bata ako nun. Pinupersa ako matulog. Yeah? Nasasabi natin itong mga kataga neto, no? Neto, for one situation only. In our present time, so kasalok po yan, when we dealt with something unpleasant, hindi natin nagustuhan. Meron ka agad tayong, para tayo meron time machine dito eh. Uy, nung ano, buti pa nung, let's say sabihin natin sa trabaho, naging bisor ka. Puto po ang position mo. And then, wala namang perfecto, di ba? Lahat tayo merong mga pagkukulang na ano. And then we always have a higher manager na sasabihin, oy ganito, bakit hindi mo na meet yung quota mo? Mahina yata ang performance mo. And most of the time, madalas mangyari ito and we get so worn out, napapagod tayo. Pagkasi naririndin na rin tayo eh. Biglang papasok yung anum natin ngayon na buti pa nung piyon ako.
Kung ano lang sabihin, do this, okay na yun. Para mas maganda pa yun. Nakakalimutan natin yung mga, ano yung mga consequences, ano yung mga bagay-bagay na nagko-contribute doon sa mga nangyayari. But remember this, si Lord, whatever He presents to us, really is the best of everything. Maaring hindi natin nakikita yung magiging end result nun. Pero, tayo kasi, ano tayo, tao eh, we are impatient. Maiksi ang ano natin, pasensya. Gusto natin ngayon na eh. Lalo na dito sa Amerika. We want it now. Actually, we want it yesterday. When we want something. Kaya nga, so, sinabi nga na, walang, huwag niyo pag-aksahan ng ano yun, walang kapararakan na yan. Ano-ano yung mga dangers noon na when we say this thing na mabuti pa nung araw, huwag nating sabihin na ano na it's unwise. Una, wala makakapagpatotoo na or accurately na sabihin mo na yun noon o ngayon, whichever sa standard nyo, mas mabuti. Nasabi natin to dahil because of we are like naiinis, na-challenge, na-inconvenient tayo, na-abala tayo. Nasabi ko na kung ano yung nangyayari ngayon, may kinalaman ang lahat na nakapaligid sa atin. Baga sa ano, yung sinasabing synergy. Okay? And then pag sinabi natin ganun, na buti pa nun, ang nakikita kaagad natin, yung mga bagay na pangit ngayon. Mabilis tayong mag-judge. Kino-compare natin. Ang masaklap nito, the part that we have to thank the Lord, praise Him of what's going on, nawawala yun. Ang naano lang natin, yung standard natin ng comparison na hindi natin nakikita. Ang naaalala ka agad natin, okay, pangit ngayon, oops. Mabuti pa nun. Ang nakikita natin, yung maganda noon. Yung mga bagay-bagay noon, kumbaga sa ano, kinukumpara ko nga sa inyo yung panonood ng TV, noon na pwede ko sabihin, buti pa nun, ilan lang ang choices, madali. Pero ano mga bagay-bagay noon na mahina ang reception ng TV. Ako nasa bubong. At ako rin ang remote. Pero ngayon, pag ano, nanonood ka, nawala ng signal, bumubuisit na tayo, di ba? Nasabihin nyo. O kaya, namimili ka, hindi mo ma-figure out kung ano yung gusto mo sa dinami-dami ng pagpipilian. O kaya yung mga bagay-bagay noong nakaraan, marami na tayong nakalimutan what happened back then para magkaroon ng ganoong memories yun na ma-appreciate natin. Ngayon, meron tayong ano, selective, di ba? Meron tayong selective hearing. Meron din tayong selective thinking. Para, ano yun eh, ginawa sa atin ni Lord yung mga ano na yan, ang pakita yung magaganda para we could thrive. Para tuloy-tuloy pa rin tayo. And lastly, yung ano na dinideny natin yung sarili natin to see the present and how to deal with the present, yung kasalukuyan. Kung ikukumpara natin o yung sabihin natin mabuti pa noon, tapos na yun eh. That's one thing na, di ba meron ano na sinishare ko lang nga na when you lose money, you could recoup it. But when you lose time, it's gone. This is the same thing na as parents na we have to spend time with our kids regardless the quality. It's much more on quantity. This is the best time also to spend the most with our brothers and sisters going to church, going to Bible study, going praising and worship because when we lost it, when the rapture comes, hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na para mabuti pa yata noon, dapat nagano ako, nag-pay attention ako. Too late, brothers and sisters.
Kasi likewise, ang binibigay sa atin ni Lord ngayon is the best. Pag inignore natin yun, ina-undermine niya natin ang binibigay niya sa atin na lahat ng kabutihan nito. So, when we do compare, like, and then we achieve, try to go for something, like when we have all these New Year's resolution na sinasabi natin, na naisaad ko sa inyo, isa lang tanong eh, bakit nyo nagustuhan yung New Year's resolution na yun? Is it much more on your just personal gain? Spiritual gain? Or just for trend? Para ma-share nyo sa Facebook or sa Instagram. Every day, we are bombarded with news event, catastrophes, crimes. Pero sa Bible mismo, ano sinasabi? In the beginning, lahat may umpisa eh. Merong gitna at may katapusan. Tayo nandun sa gitna. 2021 has been really painful years for some. Some wala ng namatayan, wala ng trabaho, yung iba nawala na ng hope. Ito lang ang masasabi ko na huwag tayo magdwell sa mga nakaraan. Hindi natin pwedeng baguhin 'yon. Pero yung kasalukuyan, yan ang inaano sa atin ni Lord. That's the Lord is giving us the chance, the opportunity. Lagi naman siya nandyan. Tandaan natin, the Lord never changed. Sinasabi sa sa Hebrew 13:8. Pareho siya noon, ngayon, and to the future. Hindi siya nagbabago. Tayo, tao, we are changing all the time. Kung ano yung mga demonyo noon, meron pa rin demonyo ngayon. Yung mga nangyayaring pangit noon, kagagawa natin lahat yun eh. Kaya nga diba sabi ko, kung ano yung naranasan natin pangit noon, it's our own doing. Ngayon din, kung ano itong mga pinagdaraanan natin, it's our own doing. We made the wrong choice. Ano nga tayo, sa umpisa-tumpisa, makasalanan na tayo. That's why we have the Lord with us. Pero isipin natin yung sa Kanya laging bago. Sinasabi sa Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo, Yahweh, hindi magmamaliw. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga, katapatan mo ay napakadakila. He's always there. Guaranteed 100%. Comparison leads this, pag tayo, bilang Kristiyano, we always have this comparison mode. We have to watch out when we do this. Dahil mag-uumpisa yung discontentment natin. Remember, God has to offer for us in our present life, because God is good all the times. Look ahead and forget about the former things. Let's bow in prayer. Panginoon, palakasin mo po ang mga sarili namin sa paghanap sa iyo. Alam mo ang puso ko, alam mo ang puso namin, alam mo ang aming kahinaan, ang aming kalakasan, kung saan kami nahihirapan. Pero Panginoon Lord, imold mo po kami na palakasin ang mga bagay-bagay sa buhay namin na kami mahina. At tulungan mo po kami mapaglabanan namin ang mga nangyayaring ito na maaring magpahina po sa amin. Sa lahat ng panahon po, Lord, pakita mo po sa amin ang paghahanap ng pagmamahal dahil ikaw po ay pag-ibig, Lord. Dahil kung kayo po ang aming hahanapin, ito po ang aming pag-aalay sa inyo sa buong buhay po namin. In Jesus' name, Amen.